Isang mapagpalang umaga po sa tanghaling ito. Buhay po ba ang Diyos? Sa tanghaling pong ito, purihin at pasalamatan po natin ang ating Panginoon sapagkat muli po ay inakay po niya tayo sa dakong ito upang sa gayon, dito po ang ating pahingahan. Amen po ba yon? Lubos po tayo magpasalamat sapagkat binahaginan po tayo ng isang apokonching upang sa atin ay ipaabot ang nasa ng ating Panginoon. Sa tanghali pong ito, nawa po ang bawat isa ay matamang makinig sa bawat magbabahagi sa harapang ito sapagkat sa iba't ibang karanasan po ay maaari po tayong makapulot na kung magaganap po sa ating buhay yaon, maaari po nating magamit kung ano po ang ating natutunan. Amen po ba? Wala po akong hawak na mga sharer, kaya ang bawat isa po ay maganda po kung tatawagin po na udyok po ng banal na espiritu sa aking katauhan kung sino po ang titindig sa harapan. Sa tanghali pong ito, palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa unang magbabahagi na isang alagad po mula po sa Dalayap, kapatid na Lita. Papuri sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Ama, gabayan niyo po ako. Maraming maraipong salamat sa araw na ito at ipinatayo mo ako sa iyong harapan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po, sa maraming kaganapan po sa buhay namin, kaya po ako nagtitibay sa paglilingkod dito sa ating Panginoon. Sa dambanang ito, napakarai ko pong biyayang natanggap mula po ng aking madako dito at magiging alagad sa aking mga anak. Nagkakaroon po sila ng karamdaman pero hindi po sila na duduktor. Sa pamamagitan po ng banal na espiritu, sa itinuro po ng banal na espiritu sa katauhan ng ating Apo Kunsing, malaki po ang biyayang natanggap ko sa kanila dahil ako po, ang aking po mga apo at mga anak, lahat po sila dito nagsigaling, mula po sa panganay hanggang doon po sa bunso. Tatlo lang po kasi anak ko. Pero yun nga po, pinagpupuri ko sa Panginoon. Kahit hindi man po sila napupunta rito, nananalig naman po sila. Kaya kulang na kulang pa po ang ginagawa kong paglilingkod na pagpunta rito sa araw-araw. Kaya Ama, maraming salamat sa lahat sa biyayang pinagkakaloob niyo sa amin. Ako nga po, magwawalong taon na po akong alagad, pero hindi niya ako pinabayaan. Tinuran po niya sa akin na huwag kong intindihin, mayroon siyang dadating na taong lagi naming masasakyan. Hindi po natutulog ang Diyos. Buhay na buhay po siya. Alam niyo po, mula po nung aking maging alagad, magwawalong taon na po, kahit po madalang lang po kaming mamasahe. Pag po nanaog ako ng aming bahay, tuturang ko po sa kanya, Ama, bahala na po kayo. Pagdating ko po doon sa aming abangan ng sasakyan, marami pong nagsisida ang mga anghel. Kaya nagpupurit, nagpapasalamat din po ako sa Ama dahil binigyan niya kami ng anghel. Kami pong magkakapatid. Lalo tigit po yung aming mga kapatid na tatlo lang po kaming nagtibay sa Dalayap. Kaya nagpapasalamat po ako sa Ama. Pati po ang asawa ko. Ay, minsan lang po naman umating pag lang po Lunes.
Kaya kung hindi man po sila nakaka-attend, hinihingi po sila ng kapatawaran sa Panginoon. Kaya po tayong lahat, magtibay lang po tayo at manalig. Lahat po ng karamdaman ninyo, kagagalingin ng Ama. Buhay na buhay po ang Diyos, kagaya po namin. Ako po, maraming karamdaman akong natamo. Pero, pinainom po ako ng gamot ng aking mga anak. Sabi ko, hindi, buhay ang Diyos namin. Kaya, nagtibay po ako, hindi po ako umiinom kahit na anong gamot. Basta tubig lang po, yun lang po. At ang pananampalataya ko po sa Kanya, yun lang po. Maraming salamat po, kapatid. Tinawag ko po siya sapagkat dito lang po mga last week, nakita ko po siya. Hindi po niya sineryo na magapo yung mata niya sa lamig po, tsaka po sa kamay. Subalit, pati nga po yung kamay ko na ere, napakatagal po niyan. Siguro po meron ng 3 taon. Pero hindi pa po siguro takda na gumaling. At yung pong aking mata, laging maga. Sabi ko po, hindi ako papasok, ano naman ang gagawin ko dito sa bahay? Ba't ba ikahihiya kung maga ang mata ko? Kasi po, hindi ako dapat mahiya sa tao. Ang dapat kong kahiyaan, ang Panginoon. Kaya po, kahit ano pong karamdaman, kahit po aking nahihilo, nilalagnat, hindi ko po maatim na tumugot sa pagpunta rito sa Dambana. Kaya po, lagi ninyo akong nakikita kahit na matamlay ang katawan ko. Dahil siya po ang lakas ko eh. Maraming salamat. Maraming salamat po, kapatid. Sadya pong sa paglilingkod po sa dakong ito, bagamat lingkod, may mga pinagdaraanan po, subalit, pasubali nga ng Ama, na kailangan mo magtibay, kailangan mong manalig ng matapat. Sapagkat sa mga kapahintulutan pong pagsubok na iyon, doon po titingnan ng ating Panginoon kung gaano ka mananalig at mananampalataya sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? Ngayon po, isang cups ang aking tatawagin. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para kay kapatid na Ernesto Raydon. Naniniwala po ako na kung hindi sa pamamagitan po baka po aking wala sa Jesus. Kaya po Ama, Diyos po, yung pasasalamat po at papuri ang ibinibigay ko sa iyo. Sana po Ama, patuloy mo po akong magabayan, patuloy mo po akong paunahan upang anuman po na pagdalisay ang aking makamtan ay maging ligtas ako sa anumang kapabakan. Maraming salamat po, Ama. Hindi ko po inaasahan sa mga sandaling ito ay aking makararating pa. Sana po Ama, ang pagpapalang ito ay huwag lamang sa akin, kung hindi lalo tigit doon sa mga kapatid kong nandirito na dumaranas din ng ganoong pagsubok, ay makabahagi rin sila ng ganoon. Maraming salamat po Ama. Mga minamahal kong kapatid, pasensya na po kayo kung medyo aking nahihirinan bilang tao po kasi pagdating po roon sa tunay na pangyayari,
eh talagang nadadala ka ng emosyon. Sa totoo po, hindi ko po inaasahan na sa akin magaganap ang laganap noong Huwebes. Dahil ala po akong sakit. Malakas na malakas po akong naglalakad ako. Bakit naisip-isipan ko ang putol ng kawayan? Noong po ko eh nasa itaas na ng kawayan, dadalawang sanga po ng kawayang maliliit pa lang yung aking natataga. Sukat po na nagsigipan ng aking dibdib, hindi ako makahinga. Ang ginawa ko po, pinilit kong makababa. Pagdating ko po roon sa ibaba, naupo ako, abe para po akong nililindol. Kaya nagpunta po ako roon sa may terrace ko, pinatawag ko po si kapatid na Berhel. At nang dumating po si kapatid na Berhel, nagpakuha po ng tubig, ng mainit na tubig, nilagyan ng asukal, at ipinainom sa akin. Pagkaraan po noon, lolo, ikaw babanyos ang kata. Nagpakulo po ng tubig at binanyosan ako. Ganun pa rin po, ang pakiramdam ko po ba, yung aking dibdib na to, para po bang idinidiin ganun? Eh meron naman po na nagpipresyon doon. Nakuhanan po ako ng presyon. Abe, paninabulungan na lang po, wala na akong narinig na anuman. Kung hindi, nararamdaman ko po sa kanila na hindi maganda ang sitwasyon. Kaya tatanaw-tanaw na lang po ako. Yun po pala, nang malaman ko totoo, 200 po over 150 ang presyon ko. Sumalakay daw po yung aking diabetes. Kaya tumaas ang presyon ko. Kaya nagpapasalamat po ako sa Ama. Kung hindi po siguro dahil sa kanya, sabi nga po ni kapatid na Berhel, Lolo, ay ka. Mapalad ka, ay ka, Lolo. Kung hindi ka, ay ka, mahal ng apo, wala ka na, ay ka. Siguro, ay ka, hindi ka na makakababa, malalaglag ka na sa punong kuwayang kung makita ka namin, matigas ka na. Dahil wala naman po nakakaalam sa kanila na umakyat ako sa punong kuwayan. Yun po ang isang bagay na natanglawan ko, na naganap sa buhay ko. Sa bagay po, siguro nilaob ng Diyos na magkaroon ng ganung pangyayari. Dahil kung walang mangyayari, walang maibabalita na kaganapan. Tayo po pala, hindi ngayon na tayo ay lingkod, libre na tayo sa anumang disgrasya. Kasama pa rin po pala sa buhay natin yon. Pero ang mahalaga po, kapag kaka po tayo ay naniniwala at nagmamahal sa Kanya, pihong-piho mamahalin din po tayo ng Ama. Dahil sa natikman ko po, sa tuwi-tuwi na Ama, ako ikaw ang nakakaalam ng buong kong pagkatao. Ako po kako ay nakikiusap sa inyo na kung ako ay bubuhayin nyo, palakasin pa po ninyo ako. Ngayon, kung ako po naman kakaway inyo ng kukuhanin, hindi po ako makakatanggi. Ako po kakaway susunod sa balan yung kagustuhan. Kaya sapagkat mahal din tayo ng Panginoon, tayo pong lahat, hindi po ako lang, tayo pong lahat, lalong-lalo na po yung may mga karamdaman. Bawat isa po sa atin ay mahal ng Ama. Kanya hindi niya gustong ang bawat isa ay masaktan. Dangan nga lang po, siguro nagaganap ang ganon dahil na rin po sa katigasan ng ating ulo. Paris ko po, talagang inaamin ko po na may katigasan ng ulo ko. At isa lang po roon na isa pong patutuwe, si kapatid na Lando, pagka po nababalitaan na aking nagtatrabaho, nakakagalitan ako. Eh sapagkat gusto ko po na kahit papaano nakatutulong, dahil ako po, ang totoo, mayroong papag. Eh nagkasakit yung kapatid ko, kinuha po sa akin at ayaw rin siyang pahigain sa kama, sa kutsyon. Kaya ibinigay ko, eh may nabali naman
pong kawayan, hiningi ko rin sa pamangkin ko at gagawa ako. Yung po ang pagkakamali ko, yung hindi ko na pala kaya, ayaw ko pang mamahinga. Kaya yung mga bata po, nangagagalit sa akin. Eh, ala naman po silang magagawa dahil tatang nila ko, makagalitan man nila ko, hanggang doon lang. Kaya pagdating po rin sa aktong nagkakaroon ako ng karamdaman, sila naman po ang hindi mapalagay. Sa totoo lang po, ayaw ko lang magpunta po sa doktor eh. Dahil doon, kako ko sa divine pupunta. Hante ka muna ka, ang sabi niya ka nung apo mo, wala riyan si apo. Magpunta na muna ka tayo kay Manarang. Kanya sa totoo po, napunta kami kay Manarang. At pati po si Manarang, panibasa eh, hindi rin iba sa akin si Manarang. Tatangay ka, matanda ka na. Yun na lang ay kang isip mo malakas, pero huwag ka ang katawan mo, mahina na. Mamahinga ka na ka, tatang. Yun po ang sinasabi sa akin. At hindi po si doktor lang, lahat po nang makakita, pati mga kasamahan natin dito, talagang binabawalan na lang na rin ako. Eh, dala po kasi nung gusto ko, makagawa, makapagbigay. Kaya ganoon ako. Sa atin po, sa aking naging karanasan, basta po pala tayo, eh hindi nakalilimot tumawag sa kanya, paano't paano man po, malaki ang partisipasyon natin na tayo ay tutulungan niya. Dahil ang sinasabi po ng Ama, kapag kakasya ang lagi natin pinaparangalan, kapag kakasya ang lagi natin minamahal, siya ang lagi natin iniisip, siya ay hindi humihiwalay sa bawat isa sa atin. Kaya muli po, hindi ko napakahabaan. Papuri at pasasalamat po ay aking ibinabalik sa mapagpalang Ama na siyang lagi na sa tuwina ang nagdudugtong nitong aking buhay. Hanggang dito na lang po at maraming maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyong pagbabahagi. Katotohanan po na hindi po kayo pababayaan ng Ama yamang sinukupunin yung buhay niyo sa Kanya. Siya po ang ganap ng mga ngalaga. Buhay po ba ang Diyos? Nasa ko pong tawagin ngayon, isa pong kabataan na nananahan po sa dakong ito, kung papaano nga po ba siya gumaling, kung papaano din po ba siya sumisigla kapag nandirito sa dakong ito. Palakpakan natin buhay ng Diyos para kay Sharina May Francisco. Sa mapagpalang umaga po sa inyong lahat, hindi ko inaasahan kung tatawagin po ako ni Ate Arlene po. Noong kailan lang po nag-share po ako, pero hindi po ako magsasawang ibahagi po kung ano nga po ba yung mga bagay po na nakamtan ko po dito sa dakong ito. Unang-una po nakamtan ko po dito yung kagalingan po ng karamdaman ko na sa kahit saan mang dako ay hindi ko makakamtan. Kaya nga, minsan pagka iniisip ko nga kung paano nga ba ako nag-umpisa sa karamdaman ko, kung paano nga ba tinuran sa akin ng mahal na apo nun na kung hindi po ako nagtibay, kung hindi po ako nanali, kung hindi po kami nagbata, siguro po wala na ako ngayon. Kaya po nagpupuri at nagpapasalamat po ako sa Ama, sa pangalawang buhay po na pinagkaloob niya po sa akin, at sa walang sawang paggabay niya po sa akin sa bawat araw. Yun nga po yung pagpananahan ko po dito sa dakong ito, yun po yung isa po sa nagsisilbing kalakasan po ng katawan ko. Yun po yung nagsisilbing kagalingan sa mga kung ano mang karamdamang nararamdaman ko sa katawang lupa ko. Yun din po yung nagsisilbing katatagan po para po patuloy pong lumaban po sa mga pagsubok sa buhay. Patuloy pong harapin yung mga pagdalisay po na binibigay po sa akin ng Ama. Kaya po tayo po na narito, may mga karamdaman po. Basta po magbata lang po tayo, manalig lamang po tayo sa Kanya. Kasi po kung hindi naman po ibibigay sa atin ng Ama yung mga ganyang karamdaman po na nasa katawan lupa natin. Kung hindi niya alam na kaya nating malagpasan yon, parang pagsubok po. Hindi naman ibibigay sa atin ng Ama yun kung hindi natin kayang mapagtagumpayan. Amen po ba? Kaya po binibigyan po tayo ng Ama ng mga pagsubok, pagdalisay sa buhay. Dahil yan po yung isa sa nagsisilbing isang kaparaanan niya para po patunayan na kung itong ibang anak ko na
Ito ay tuwirang sa aking ganap na nananalig at humihugot ng kanyang kalakasan. Kaya po tayo po, kung may mga pagdalisay man tayo sa buhay na pinagdaraanan ngayon, huwag po natin ikalumbay yon. Bagkos ipagpuri at pagpasalamat pa po natin sa Ama yon, kasi pinatatatag niya po tayo. Kaya po, ako po sa maraming na-share ko na po yung nakaraan ilang beses na po, na maraming pong pagdalisay yung dumarating sa buhay namin. Pero buhat po na napunta po ako dito, hindi na po yung katulad po na dati na tahimik lang, iiyak, ganon. Para pong inisip ko na lang po ngayon na idulog na lang po lahat sa Ama yung mga pinagdaraanan namin sa buhay. Kasi minsan nga sinasabi nga po ng mahal na Apo na mas maigi pa po yung mas una mong naranasan yung hirap kesa yung ginhawa. Tapos pag bumagsak ka, mas mahirap po kasi mas mahirap tanggapin yung naghirap ka kasi nasanay ka po sa maginhawang buhay eh. Kaya nagpapasalamat pa rin po ako sa Ama kasi mas una ko pong naranasan yung hirap po ng buhay, mga pagdalisay. Kaya wala man po kami ngayon, pero nananalig po ako na may ibibigay din po siya sa amin, may ihahandog po din siya sa amin. Sinasabi nga po ng Banal na Espiritu na takda-takda lang yan. Hindi lahat ng bagay ibibigay agad sa'yo ng Ama ng isang bigayan lang. Kailangan na doon pa rin po yung pagbabata natin, yung pananalig sa Kanya. Kaya po tayo, wag po tayo magsawang dumulog sa Kanya. Wag po tayo magsawang manambitan sa Kanya. Hindi man po natin siya nakikita. Subalit, nasa puso lamang po natin siya. Damhin lang man po natin siya. At kung makaramdam po natin na nalulumbay tayo, isipin lang po natin siya. Dahil siya po yung magsisilbing kaaliwan po natin. Na pag nalulungkot tayo, isipin natin na may ama ako na magpapasaya sa akin. May Ama ako na aaliw sa akin. Kaya po, hindi ko na po masyadong pakakahabaan po yung share ko. Kaya po tayo po, manalig lang po tayo. Huwag po tayong magsawang dumulog. At kung yung pagpunta po natin sa dakong ito, yun po yung mag-iisang silbing kalakasan natin katulad ko po. Na pagka minsan nga iniisip ko, pagka uuwi na naman ako sa amin na nandun po yung may halong lumbay po sa puso. Kasi iniisip ko na baka mawalay na naman ako sa Ama, baka matagalan na naman bago ako makabalik. Yung ganun po yung iniisip ko. Pero nagpapasalamat po ako sa Ama kasi yung pananahan ko po dito sa dakong to, hindi po kinokontra ng mga magulang ko. Nakasuporta po sila na hindi po nila hinahadlangan yung kung ano po yung magpapasaya po sa akin. Sinabi nga po na papa ko nang minsan na, eh di anak, kung gusto mo, doon sige, doon ka, kung gusto mo. Hindi ka naman namin pipigilan ng mama mo kung anong gusto mo. Kaya po, nagpupulit, nagpapasalamat po ako sa kanila na kahit hindi pa man po ganun kaganap, kalalim yung pandama po nila, nagpapasalamat pa rin ako kasi nagkaroon pa rin po sila ng kahit konting pandama po sa natanggap po nila yung dito nga po na mas masaya po ako dito na ito yung nagsisilbing kalakasan ko na kung sa amin eh, lagi lang po ako nagkakasakit sa totoo lang po pag umuwi po ako sa amin. Nandun po yung lagi po akong dinadalisay sa katawang lupa ako po. Pinasisilay po sa akin ulit kung paano nga po ba nag-umpisa yung karamdaman ko pagka nandun po ako sa amin. Pero hindi po ako natatakot bagkos tumatatag pa po yung loob ko kasi iniisip ko na lang po na talagang mahal ako ng Ama. Kasi talagang mas gusto niya na dito po ako sa Kanya. Yun po yung iniisip ko pagka pinapasila niya po yung karamdaman ko, pag pinamamagana yung katawan ko, pag lahat-lahat po, pagka pinasisila niya po sa akin yung kung paano po ako nag-umpisa nun. Kaya po, tayo po, manalig, manampalataya, magbata. Huwag po tayong mainip po. Maghintay lamang po tayo. Kasi kung may inip tayo, parang hindi ay yung Ama yung suma sa atin. Siya lamang po yung pairalin natin, yung pangunahin po natin sa buhay natin. Lahat po ng mga pinagdaraan natin sa buhay ngayon, idulog lamang po natin sa Kanya. Kung katipagpasalamat din po natin sa Kanya yung araw-araw po na biyayang buhay na kaloob niya po sa atin, yun lang po at maraming salamat. Maraming salamat kapatid. Mapalad ka sapagkat sa akin ipinadama ng Ama kung papaano ka nagdibay sapagkat aking nasilayan bilang kasamahan po sa dormitoryo na nung una po, parang gusto na niyang umuwi, gusto na niyang sumuko.
ako sapagkat mahirap mawalay sa pamilya kasabay ng mga pagdalisay. Subalit, sa pamamagitan po ng mga banal na salita na kanya napapakinggan, nagliwanag po ang kanyang kaisipan na kahit magalit po siya, maramdamin siya noon. Subalit ngayon, sa kapangyarihan ng mga salita ng ating Panginoon, unti-unti pong nabago yon. Amen po ba? Kaya po, sa dako pong ito, hindi lamang po kagalingan ng kaluluwa, higit sa lahat po, hindi lamang po kagalingan ng katawan, ang ating physical na katawan, higit lalo po kagalingan po ng ating kaluluwa, kaisipan, ng ating damdamin. Kung dati kang bugnutin, sa dako pong ito, ay tuwirang ninanasan ng Ama na kung papaano nga ba ang maging marapat at kalugod-lugod sa Kanya. Muli po palakpakan natin ang buhay na Diyos. Sino po ba ang nais pang magbahagi upang ipahayag po ang kadakilaan ng ating Panginoon? Mayroon po bang nais tumindig sa harapang ito upang ipagsigawan kung gaano nga po ba kabuti ang Diyos? At tinatawagan ko po ang isang alagad, kapatid na Annabel Testor. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Buhay po ba ang Diyos? Palakpakan nga po natin ang Diyos na buhay. Naantok po ba kayo? Hindi po. Palakpakan nga po natin ang malakas. Ayan. Ibabahagi ko po sa inyo. Dapat po hindi po ako tatayo dito. Ibabahagi ko po sa inyo yung sa isang pangarap kung paano ito natupad. Ako po'y mayroon isang kaibigan, kapatid, kumare. Nang ako'y kanyang tawagan, ipinakita niya yung bahay niya. Nasabi niya sa akin ay ganito, gusto ko mablesan, lilipat kami sa bahay. Sabi ko pong ganon. Nakatitig po ako sa bahay niya. Nang sabi ko, sana maisama kita dito sa, maisama ko siya dito sa dambana. Iyon po yung pangarap ko nung tinititigan ko yung kanyang tahanan. Tapos po, may isang pagkakataon, na nagsimba kami sa Divine Mercy sa Marilao. Ang hiling ko po doon ay ganito, Divine, alam ko, ikaw yung pinaglilingkuran ko. Sabi ko, sa kaparaanan mo, maganap at maghari na maisama ko rito yung, yun nga pong kaibigan ko, best friend ko, kumari ko. Ayun po, ipas ang mga panahon, tatawag siya sa akin, di niya ako natatagpuan sa bahay kasi po pag ganitong oras, nandito na nga po ako. Ang sabi niya sa akin, saan ka ba nagpupunta? Sabi ko, sa Pampanga kay Apo. Sabi ko, sumama ka sa akin. Sabi kong ganun. Matagal na ano po, na pag hanggang sa idinatal po yung kaparaanan na hindi ko po inaasahan. Tumawag siya na sabi niya sa akin ay ganito, daanan mo ako kung aalis ka. Sasama ako sa pupuntahan mo. Sabi niyang ganon. Hindi po ba ipinagkaloob na agad ng Diyos yung hinihiling ko? Subalit, dun ko po napagnilayan, yung hinihiling ko po pala na yon, hindi ura-urada, hindi pagkadaka. Ito na, may proseso po pala. Ang natutunan ko po dito, sa bawat kahilingan, sa bawat ninanais nating makamtan sa pagtungo sa dakong ito, hindi, merong instant, subalit meron nga po na kaparaanan ay may proseso. Subalit pag ito'y pinagkaloob sa'yo, higit na galak
ang ipagkakaloob sa kahilingan mo. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang buhay na Diyos. Ayun po, nakalipas ang isang taon nung pong mablesan yung bahay niya. Ang tinawag ko po nun yung pari sa baliwag. Sabi ko po nun, yun nga po yung naglalaro sa isipan ko na sana, sabi ko, si Apo yung mag-bless ng bahay. Sabi ko po ganyan. Hanggang sa dumatal na nga po ang panahon na naisama ko na siya dito. Nakasama ko na siya dito. At kung paano po tinuran sa kanya ng... Una po, nagsiyam siya eh. Kasi po, nagkaroon siya ng nervous. Nung pumunta nga po kami sa doktor, ang sabi ng doktor, sarili mo lang ang makagagamot sa iyo. Although may mga gamot na iniinom, pag sinumpo nga po ng nervous, hindi na po makakatulog sa gabi. Yun po yung kanyang naging case. Hanggang sa nagbanyos na nga po siya. Nang una, pangalawang araw siyang nagbabanyos. Nandito po ako, nakatayo po ako dito na nagjo-joyful po nun. Ang sabi ko sa kanya, salamat po. Ipinagkaloob mo na yung hinihingi ko sa iyo. Hindi po ba kay buti ng ama? Ipinagkaloob niya yung minimithi ko, hindi sa ganang sa sarili ko, kundi sa ganang mahal mo nga yung tao na yun. May hindi taon man ang binilang. Sabi ko nga po, ako'y walang kapatid na babae. Nag-iisa lang po ako. Pero po ito yung biyaya na binigay sa akin ng Diyos. Kung paano maramdaman ang magkaroon ng... Tuwa po ito ng... Iyak po ito ng luha ng galak. Naramdaman ko po kung paano magkaroon ng kapatid na babae. Kada mabigat yung damdamin ko, wala pa po ako sa dambahan ng ito. Sa kanya po ako tumatawag. Ganon din po siya. Kaming dalawa yung nagkakaintindihan, pero pag nagkahingahan na po kami ng dinadala namin, nakangiti na naman, parang na-recharges na po. Ngayon po, isang napakalaking biyaya na ibinigay siya sa akin ng Diyos. Nasabi ko nga po, kung paano minimisay ng banal na espiritu sa katawan ng ating mahal na Apo, na kapag yung kaibigan na totoo, hindi ka titingnan kung sino ka, hindi titingnan kung ano ka, kung hindi ang tinitingnan yung nasa puso mo, yung pagiging totoo mo sa kanya. Yun po yung nakamtan ko na ipinagkaloob niya sa akin. Wala akong panyo na sa bag. Ngayon po, ayun, dumating na nga po kung paano ko siya naisama sa katauhan ko, sa ganang ako, hindi po ako yung nag-akay sa kanya. Kung hindi po ginamit lamang yung katauhan ko upang maisama ko siya sa dakong ito. Na kung sabihin niya po sa akin ng kabi ako, sasabihin niya pag nandito po siya. Mas siya pa yung nakakaalam. May pagdadaanan ako, may pagsubok sa katawan, sa pisikal. Hindi ko na po sinasabi sa
hindi ko po masabi sa magulang kasi ayoko pong dumagdag sa intindihin din ng isang magulang. Subalit iba po yung pagkakataon na pakiramdam mo yung nag-iisa ka na lang tapos biglang may tatawag sa iyo. Siya po yun eh, lagi po siyang siya yung ginamit na anghel ng Diyos sa buhay ko bilang isang kapatid nga po. Yun po na pinagpapasalamat ko sa Ama kung paano niya ipinagkalob sa akin yung tao na ito. Na ngayon nga po kasama ko po siya, hindi lang po siya pati yung kanyang magulang, na hindi nila ako tinuring na ibang tao kundi tinuring nila ako bilang yung pagmamahal po na naramdaman ko sa kanila hindi ko naramdaman sa pamilya ng aking kabiyak na kung saan ay 13 taon na ako ay naglingkod sa kanila. Kasama nila ako sa tahanan. Yun po pala'y sinasabi ng Diyos na hindi ka man nila minahal, subalit may isusugo siya sa'yo at may ibibigay siya sa'yo na magmamahalan tapat at totoo. Yun po yung isa sa natanggap ko po na biyaya. Ngayon po yung tahanan niya, kung paano po natunguhan na nga po ng mahal na apo kong Ching, nakarating na po doon. Naan sabi ko na muli, tumingin ako doon sa puon po na nandun sa kanilang tahanan. Ang sabi ko po'y ganito, maraming salamat, dininig mo yung panalangin ko. Na yung panalangin ko po, na minsan ay naging pangarap, subalit sa kadakilaan at kapangyarihan ng Ama, yung pangarap na yun ay tinupad niya. Kaya po, bibigay ko po sa inyo, ito po siya. Lalo na po sa kay Apo mo. Inakwento naman niya lahat na mga halagad sa kwarto at saka sa mga tapos. Pagtanggap po nila sa maraming salamat po sa dalawang magkaibigan na katotohanan lamang po kapag ikaw ay isang matapat, babahaginan ka rin ng tao na magiging tapat din sa'yo. Amen po ba yun? Kaya kung ano nga po ba ang ginawa mo siyang ganti sa'yo, kaya marapatin po natin na sa bawat nating baganap ay maging makatotohanan at makatapatan sa panalo ng ating Panginoon. Ngayon po, upang sidlan po tayo ng higit pang katalinuhan mula sa ating Panginoon,
na tuwirang ginagamit ng ating Ama sa dakong ito upang magbahagi po sa atin ng liwanag sapagkat sa kanyang katauhan ay puspos ng Banal na Espiritu. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa ating kapatid na Mother Marisa. Papuri sa iyo, Ama, ay walang katapusan. Sa bawat oras, sa bawat araw, kailanman hindi ka nawawalay. Bagkos ang iyong pag-ibig ang patuloy kong nararamdaman upang sa dako mong banalik ay paglingkuran ang buong katapatan sa pamamagitan ng inyong kinalugtan na sa amin ay iyong ibinigay upang matutunan naming lubos ang iyong kabanalan. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Sabi ko po, bakit kaya sila umiiyak? Sadya po talaga nakaiiyak sa galak kung paano po magbigay ang ating Panginoon ng mga biyaya at pagpapala, hindi lang sa pamagitan ng material, kundi yung mga tao na ibinibigay niya sa iyo, inaangkop niya sa iyo upang makapaglingkod ka ng puspos sa ating Panginoon. Naniniwala po ba kayo doon? Amen po ba? Katotohanan po ang tinuro ni kapatid na Beng. Sabi ko nga sa kanila, pinagmamasdan ko sila para sila magkapatid. Amen po ba yon? Yung mukha nila, yung aura nila. At sadya pong, hindi lang po siguro si kapatid na Beng ang may kaukulang pangyayari sa buhay na nakatagpo rin ang isang tunay na kapatid sa pamamagitan po ng Espiritu Santo. Amen po ba yon? Sapagkat sa aking pagninilay po, kagaya po ng aking nararanasan din po sa bawat araw, hindi mo na kailangang maghanap pa sa liwasang daan ng isang kaibigan, kundi hahaplusin ng Panginoon ang kaukulang taong iaangkop niya sa'yo na kagaya ng damdamin mo upang maituring mo siyang isang kaibigan. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sapagkat ganyan din po ang kaganapan sa aking buhay. Ang kaibigan ko po, hindi din po iba sa akin. Kumari ko, kumpare ko, isang lalaki, isang babae. At sabi ko nga po, bukod pa po doon, si kapatid na Pearl na anghel din po ng buhay ko at sila maituturing din pong anghel ng buhay ko. Maging ang mga kapatid kong alagad, subalit yung kaukulam bilang pagkatao, sadya pong makikita mo ang patutuon ni God na siya'y tinanggap mo sa buhay mo. Amen po ba yun? Sapagkat sa pamamagitan po, halimbawa, yung binahagi ni kapatid na Beng, kung gaano kahalaga ang kaukulam magkaroon ng isang tunay na kaibigan, ganun din po at lagi pong may replace si God. Lagi niyo pong tatandaan na kapag totoo sa'yo, tatagal sa'yo. Amen po ba yun? Pag hindi totoo sa'yo, hindi tatagal sa'yo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Lalo na higit kapag ikaw ay isang lingkod ng Diyos, sapagkat bihira po ang nakakaunawa sa kalalagayang ganitong paglilingkod. Amen? Kaya ang makakaunawa sa'yo, ang Diyos din ang hahaplo sa puso niya, sa isip niya, sa damdamin niya, upang ikaw ay mahalin niya. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? At ganyan po ang nagaganap sa dakong ito na hindi man tayo magkakaano-ano. Subalit kayo, kahit mga pasyente po kayo, tagasunod, kahit ngayon lang po namin kayo makita, sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos, mahal po namin kayong lahat. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat ang ipinunla po ng ating Panginoon sa pamamagitan ng Espiritu sa ating mahal na Apo Kunchik ay totoong pag-ibig din po na mula sa Diyos. Kaya kung paano pong inihahasik ng mahal na Apo ang pag-ibig na yon, tayong lahat na nakasasalo, nakatatanggap, maaari din po natin ihasik sa iba. Amen? Kagaya ko po, yung aking kumpare po, nasa New Zealand po siya. Sadya pong, sabi ko nga po sa inyo, nagagalak ang puso ko sapagkat bago po ako naakay sa dakong ito, ginawa po ni God na maging yung pamumuhay bilang pagkatao ay masecure po niya na hindi na kailangan balik-balikan ko pa ang pangmundo para lang ako makahanap ng kung ano-ano at bago tumupad, mahahati pa po. Pero si God, bago po niya ako inakay, sinecure niya po lahat ng taong gagamitin niya para makapaglingkod ako ng matapat sa kanya. Buhay po bang Diyos? Totoo po yun! At masasabi ko po, hindi ko po pinagmamalaki, sa aking pagninilay, di ba nga ang tao naghahanap ng patutuo? Ano ang patutuo mo na ang Diyos ang pinaglilingkuran mo? Alam niyo po, magsuri po kayo sa mga sarili ninyo. Wala lang po tayong kamalayan dahil yung maliliit na bagay hindi natin nabibigyan ng pansin sa unang buhay. Amen po ba yun? Subalit lumipas ang ilang panahon, kapag itinakda na ng Diyos na gamitin ka, lahat ng kaganapan na yon sa unang buhay mo, kapag iplinasback niya sa'yo, may dahilan siya bakit pinatupad sa'yo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun. Sabi ko nga po, Ama, hindi ka
kami mayaman, wala kami kahit na ano. Subalit nakakausad kami sa bawat araw na ikaw ang bumubuhay sa amin. Amen po ba yun? At sobrang galak ng puso ko sapagkat sa punto po kasi ng trabaho namin sa unang buhay, lahat ng tao na nakakaalam sa kabanalan, kinukontra kami. Subalit sa dakong ito, dahil totoong espiritu ang dumadaloy na mula sa Diyos, ang karunungang panlupa na binahagi po sa amin, tinatanggap po ni Apo Kunching. Boy po ang Diyos! Amen po ba yun? Subalit hindi ko po ibig sabihin na si Apo Kunching ay pinupuri ko dahil doon, sapagkat ang pinaglalaban ko rin po ay katotohanan. Amen? Kaya doon po sa kaukulan kung paano po kami binalangkas ng ating Panginoon, doon po ako nagpupuri sa Kanya, sapagkat kung paano ako naglilingkod sa oras na ito na tinawagan po niya ako, napatotohanan ko po talaga na naka-script ang buhay ko, kung anong pagdadaanan ko, kung anong kakamtin ko, at kung paano ko maglilingkod sa Kanya. Boy mo bang Diyos? Totoo po yun! Bakit po? Hindi ko na po iisa-isahin sa inyo. Sa kalalagayan na napakapayak, binigyan ko lang po ng malalim na pagninilay habang kahapon po ay binigay po ako bilang pagkatao para po apuhapin yung mga anay na naman. Anay na naman, ano po? Sadya pong hanggat, sabi nga ni Mami Bebet, hanggat hindi po nahuhuli yung reyna at yung prinsipe ng anay na yan, kakalat dyan. Kaya sabi ko walang magiging choice ako kundi baklasin lahat ng kahoy at tatanggalin. Subalit habang sinasako ko po yung aking mga gamit, sabi ko nga, dati sa dating buhay, kung wala ako sa Panginoon, lahat na ito kaya iinisan ko. Amen po ba yun? Sapagkat nakadikit. At syempre po yung mga gamit mo na hindi naman basta-basta na minamahal mo, sinisinog mo, at pag may okasyon lang ikakabit, ando na anay po. Subalit salamat sa Ama. Pagkakita ko lang po, hindi ko pa ginagalaw, sumakit na ang ulo ko. Boy mo bang Diyos? Ibig sabihin, ayaw ng Panginoong mapagod ako. Kundi, ang gusto ng ating Panginoon, hiningi ko sa Kanya, Ama, nawa sa pagkakataong ito, ibinibigay mo man ako bilang pagkatao, pagharian mo pa rin ang puso ko. Nawag ako manghinayang sa mga gamit na ito, na ito naman ay sa unang buhay lang mahalaga. Subalit ngayon, higit kang mahalaga kaysa sa akin, kaysa sa kung ano man ang meron ako. Tapos isinako ko na po. O tapos iniwanan ko na, sapagkat kung lahat ay susulsurin ko pa, sigurado mapapagod ako, mapapagal ako, walang mangyayari sa akin kundi maiinis lang. Amen po ba yun? Bakit ko po ito binahagi sa inyo? Doon ko po napatotohanan, isang patotoo, na pinago na ako ng Diyos. Boy mo ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sapagkat, sa bawat araw hanggang nagnilay po ako, nasabi ko nga, sa napakasimpleng buhay na ibinigay po niya sa amin, hindi ko sinasabi sa inyo wala na akong problema, may problema pa rin. Subalit naroon po yung kaukulang positibong paraan na naglingkod po ako sa Panginoon na hindi niya ako pinahintulutan na sa kabila ng mga pinagdaanan na yon ay maglilingkod ako para lang apuhapin. Halimbawa, ako ay inilagay ng Diyos doon sa tirahan na binabaha. Kung ako'y binabaha, hindi rin ako makapaglilingkod sa Kanya isang araw, dalawang araw. Pero hindi po, inilagay po niya ako sa isang tahanan na payak na secured. Nasabi ko nga, kahit malakas ang hangin sa labas, kapag nakatrangka lahat, hindi ko na maririnig yung hangin. Amen po ba yun? Kaya isang papurit pasasalamat sa Panginoon na siya talaga yung nagplano. At pangalawa, sa bawat araw ng paglilingkod, sa kabila ng binubugbugan ni Satanas sa mga pagdalisay, naroon pa rin yung lakas ng katawan na ibinibigay niya sa'yo. Sapagkat patutuo pa rin na siya ang pinaglilingkuran mo. Boy mo ba ang Diyos? At hindi lang po yun. Sabi ka ni Kapatid na Beng, kapag nakatagpo ka ng isang kaibigan na alam mo na binigay ng Diyos para sa'yo, wag na wag mo na siyang iwanan. Iniuulat po yan ang ating mahal na Apo Kunching. Siyempre po, bukod sa ating dakilang Ama, Anak, at Espiritu Santo, sa katauhan ating mahal na Apo Kunching, sila po, isang kaibigan na po sila kasama ang mahal na ina. Amen po ba yun? At dito po sa dakong ito, kung paano po kami bilang mga alagad, ay binigyan ng kaukulan na Walaman po kami mga kapatid na nagbibigay sa amin ng ganito, nag-aalala sa amin ng ganito. Dito lang po sa pamamagitan ng mga alagad at cubs, mapupunuan na po kung ano yung kulang ng bilang kapatid sa laman para ibigay sa iyo. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? At isang patutuo pa rin po yun na pinaghaharian ng bawat isa sapagkat hindi mo sila kaano-ano sa bilang pagkatao. Amen po ba yun? Subalit lang dahil may isang Apo Kunching na ginamit, may isang espiritu na pinanaligan, at Diyos na totoo na sinasamba sa dakong ito, alam niyo po,
Lahat po yan naiibsan ng ating mga kasama na naririto, kaya napakahalaga po ang dakong ito. Buhay po bang Diyos? Pangalawa po, ang ibibigay na tao sa iyo ng Panginoon ay isang patutuo niya na galing sa kanya, walang demands. Amen po ba yun? Totoo po ba yun? Amen po ba yun? So, eh, siyempre po. Bakit po? Sapagkat ang mga taong ibiniinaangkop ng Diyos sa iyo, kapag ikaw isang lingkod ng Diyos, hindi sila nagdi-demand kung ano yung kaya mong ibalik. Dahil alam niyang naglilingkod ka sa Diyos, pinagkakatiwala nila yung dapat nila ipagkatiwala dahil alam nila na hindi mo lulukuhin ang Diyos. Subalit ikaw na may katawan na pinagkakatiwalaan, dapat doon din magsuri ka. Kaya hindi ka maaaring maging balimbing. Amen po ba yun? Hindi ka maaaring mag-turn between two lovers. Na kapag ibinigay sa'yo, gagamitin mo sa sarili mo, hindi pwede yun. Kailangan pang ibinigay sa'yo, pinagkatiwala sa'yo, kailangan ibigay mo para sa Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun. Marami pong nadadaya sa ganyan na ibinibigay. Subalit hindi binibigay. Amen po ba yun? Kaya isa rin po yun sa mga patutuo na hindi na kailangan bumaba pa ang Diyos para sabihin, totoo ako anak na pinaglilingkod. Hindi po. Sa mga ginagampanan na lang po ng Diyos, sa bawat isa na inaangkop sa buhay mo, sigurado po na yun ay mula sa Diyos. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? At alam niyo po mga kapatid, sabi ko nga po sa inyo, parang araw-araw in love ako eh. Sa marami pong mga pagdalisay na pinagdaraanan, araw-araw halos maipangangalandakan ko po sa inyo na kailangan lang po natin maging matatag. Mismo sa ating sarili, ititest pa rin po tayo ni God kung ano yung dapat nating kamtin. Amen po ba yun? At mismo ang ating sarili, matitest pa rin ni God yung ating sarili kung hanggang saan na siya sa ating sarili. Amen po ba yun? Kaya sa bawat araw po, sabi ko nga po, pagkukumahog, lakad dito, lakad doon, naroon po yung kaukulan na inilalagay ko po sa puso ko, sa isip ko, yung mga pahayag ni Apo Kunching sa bawat araw sa dakong ito bilang mga aral na nakakahiya na magreklamo na ang Diyos ang pinaglilingkuran mo. Amen po ba yun? Bakit po? Diyan kaya magaling si demonyo. Babantayan ka. Akala ko ba okay sila? Parang yan nagreklamo sila. Ay diyan mabilis si demonyo, lalaroin ang isip mo. Amen po ba yun? Diyan lalaroin ang puso mo. Ando na yung salita na pabor sa'yo, pero kapag ginawa mo, mali pala. Amen po ba yun? Kaya magmasid po kayo at magsuri para hindi po tayo malinlang. Sapagkat ang ating Panginoon, kapag sa bawat araw ay lagi natin binibigyan ng puwang sa ating sarili, hindi tayo magagapi ng kalaban. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sige po, buksan niyo po ang puso niyo sa oras na ito. Wala niyo, hindi niyo makikita, hindi niyo kailang bakbakin. Pero damhin niyo po sa puso niyo. Nakasalansan ba lahat ng aral ng Diyos sa puso niyo? At kung mayroon namang nakasalansan, nakita niyo sa pag-ayos lang ng mga damit, siyempre tayo na may mata, alam natin pagsasama-samahin natin yung may kulay, pagsasama-samahin natin yung mga puti, pagsasama-samahin natin yung ganito, kung yun ay bra, panty, o kahit ano pa. Amen po ba yun sa isang cabinet? Ngayon, kapag gusto mong sumingit ng isang damit, ilalagay mo sa gilid dahil kasya pa, hindi mo siya maiuunat ng mabuti dahil kulang na yung space. Ganyan din po ang puso natin. Huwag nyo lang isingit yung salita ng Diyos sa puso nyo para tuwi lang siya makalatag sa pagkatao nyo, isingit, isalansan nyo pong maayos at magagalak kayo. Buhay mo ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya yan po ang mga patutuo na sabi ko nga po sa inyo sa bawat araw na ipagsisigawan ko po talaga ng buhay ang Panginoon sapagkat basta po, masarap po siyang kasama, masarap siyang boyfriend, masarap siyang asawa, masarap siyang kaibigan. Lahat na kaya niya ibigay sa'yo. Boy mo ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya, kung paano yung kaukulan na minsan bilang pagkatao, sasabihin mo, ay ganito, ganito, ganyan, ganyan. Subalit kapag dumatal ng Panginoon sa isip mo, na akala mo mabuti yun sa sarili mo, iuulat niya yung tama, na may higit pa palang tama doon sa inisip mo. Boy mo ba ang Diyos? Tama po ba yun? Siyempre po, hindi ito mauunawaan ng mga hindi bukas. Kaya, yung mga bukas, halos pinupulaan na lang, nagmamarunong na lang. Hindi po. Lahat ng sinasambit po namin sa harapan, nararanasan po namin. Kaya po namin ipapangalandakan sa inyo na ganito yung dapat gawin, tip lang po na ibinibigay, dahil maaari mangyari sa iyo ngayon, mangyari sa iyo bukas, at sa susunod pang mga araw. Kapag nagkaroon na ng pagkakataon na mabalangkas mo lahat sa isip mo yun, alam niyo po, ang ating Panginoon, yun po kasi yung mga patutuo niya.
para kamtin ng tao na buhay siya. Dahil hindi nga siya nakikita ng harapan at hindi mo rin siya makakalabit ng harapan, mayroon siyang gagawin na eksena, ipatutupad na eksena sa buhay mo para matanto mo na ito'y gawa ng Diyos sa puso mo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, nawa po sa bawat araw, sabi ko nga po, ang pinupuri ko sa Ama na pag gusto ko matulog, ay naku, kahit nakaupo ako, makakatulog ako. Kahit nakaupo ako, hindi ko po alam, wala na akong dalahin sa isip ko. Basta ang sabi ko sa Panginoon, Ama, ito lang yung pagkakataon na ako'y aalagaan mo na wala akong gagawin, kundi ako'y matutulog lang. Kaya sa oras na ito, hinihingi ko sa iyong patulugin mo ako, na payapa ang isip ko, payapa ang puso ko. Alam niyo po, minuto lang, nakahilik na ako. Boy mo ba ang Diyos? Amen po ba yun? At doon po, pagmulat ng mata, papasalamat ka sa Kanya, at yun ang patutuo ng ating Panginoon na siya nakagabay gabi-gabi sa buhay mo. Amen? Kaya mga kapatid, nawa po, lahat ng ito na aking nakamtan sa buhay ko ay utang po ko po sa ating Panginoon, sa dakilang Ama, Anak at Espiritu Santo, at ang ating mahal na Apo Kunching, natuwiran ko pong pinasasalamatan sa kanyang pagtupad ng buong katapatan sa ating Panginoon. Sapagkat kung wala nga pong isang Apo Kunching na tumupad at nagparaya sa ating Panginoon, walang mag-uulat ng ganito at wala tayong makakamta na ganito. Amen po ba yon? Kaya sa bawat araw na pagtupad at pagganap, at salamat po sa mga kaibigan na ibinigay din po niya na angkop sa aking buhay, ang aking kumpare po na nasa New Zealand po, at ang aking isang kumare, halos kulang na lang po, kapatid. Talaga pong sabi ko nga, ang pagsasama nilang magkaibigan, masasabi ko rin po na ang aking kaibigan na ito ay talaga pong wala na akong masambit. Na sabi ko nga, pag namatay ako, bukod kay kapatid na Pearl, may pinagsabihan ako, sabi ko, pag namatay ako, paano kaya kami? Wala kami insurance, wala kami memorial, wala kami kahit na ano. Amen po ba yun? Subalit ang ating Panginoon, anong sasambitin sa'yo na ibinigay sa'yo? Kapatid, naririto lang ako, hindi kita pababayaan. Boy mo ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya yun po ang napakasarap, na hindi mo yan mararamdaman sa mga taong hindi bukas. Subalit sa mga taong bukas, kung paano ka nagiging tapat sa ating Diyos, magiging tapat din ang Diyos sa inyo. Mga kapatid, nawa po, ang mga bahaging ito ay huwag niyo pong sasayangin. Sapagkat ang mga bahaging ito, minsan lang dumatal para ipatutuo sa bawat isa na ito yung kayang gawin ng Diyos. Hindi man pagdakakaraka-raka ay parehas ang nagaganap sa buhay mo, o hindi man pagdakakaraka-raka ay ngayon din ay ibibigay ng Diyos sa buhay mo, subalit maghintay ka lang. At kapag ibinigay ng Diyos sa buhay mo, sabi nga ni kapatid na Beng, isip lang. Ilagay mo, iugnay mo ang isip mo sa Diyos na hambing sa antena ng cellphone, na kapag malakas ang antena mo, malakas ang radar mo, makakasagap ka na mula sa Diyos. Buhay mo ba ang Diyos? At ang puso mo, na ito yung puso mo, alam niyo po, bawat oras, bawat araw, sabi siguro ng demonyo, na ngayon, nangangalandakan ka na uli. Ilang beses, ilang araw po ako binugbog ni Satanas. Subalit salamat sa Ama, sapagkat may isang Apo Kunching na nagtuturan, lumaban kayo, magpakatatag kayo, magtibay kayo, at yung bulong ng ating Panginoon, Anak, paraan ko lamang yan upang patuloy mong maramdaman kung gaano kita kamahal. Boy mo ba ang Diyos? Siyempre, pag sa pagsubok man, sa oras ng pagdalisay, ikaw ba susuko? Alam mo ang nagbibigay sa'yo, i-test lang sa'yo ng minamahal mo? Siyempre hindi. Hindi ka susuko, kundi patuloy kang lalaban, patuloy kang titindig, at yan ang pinakatunay na patutuo na ikaw ay pinaghaharian ng Diyos at ikaw ay pinangangalagaan niya sa bawat kaganapan sa buhay niyo na huwag niyo ibaliwala, kundi ipagparayan niyo sa Diyos na siya ang gagawa para sa inyo at magagalak ang puso niyo. Buhay mo bang Diyos? Kaya mga kapatid, nawa po sa bawat oras, sa bawat araw, kagabi lang po, inatake po ako ng sobrang sakit ng tiyan. Nasabi ko nga, parang nilalagari yung aking sikmura. Sobrang sakit talaga, bago mag-alas 12. Sabi ko, Ama, napakasakit, hindi ko alam bakit ganito naramdaman ko. Napakasakit, ando na, natai ako, na ano, basta ang sakit-sakit po talaga. Subalit, ang pasubalingan ng Ama, sa mga kaganapang ito, hindi mo dapat ikainis.
kundi doon muli natitest kung gaano katibay ang katawang lupa mo. Sa pamamagitan ng mga pagdalisay na ito, mararamdaman mo na hindi lang pala yun ang kaya mo, kundi mahigit ka pang makakaya kapag dumatal uli ang pagdalisay sa'yo. Boy mo ba, Diyos? Kayo mga kapatid, nawa po, sa bawat oras, sa bawat araw, kamtin po nating mataman. Ang dakong ito ay hindi baliwala. Ang dakong ito ay napakahalaga. Ang dakong ito, kung magiging daan ng papuri at pasasalamat sa ating Panginoon, magbalik-balik lang po kayo at may mararamdaman po kayo. Kung hindi kayo ngayon nakadama, bukas maaari kayong makadama, huwag po kayong liliban sa pakikinig sa ating Panginoon. At kapag naramdaman ng ating Panginoon na ikaw ay mataman na nakikinig at nakadadama, gagawa na po siya ng eksena sa buhay mo para higit kanyang mapanghawakan, para higit kanyang mapangalagaan, at para higit mo siyang huwag makalimutan. Muli, magandang umaga sa gabing, sa umagang ito. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagbabahagi sa amin. Sa lahat po ng mga nagbahagi, maraming salamat po.